So, ito lang yung mga kailangan natin para makagawa tayo ng maha corn jelly. 4 tablespoons cornstarch, tapos gulaman, kahit anong kulay ng gulaman na gusto nyo. Lagyan na rin natin ng Eden pang toppings, depende na sa inyo yon kung lalagyan nyo, optional lang. Tapos gata, isang baso. Tapos kailangan din natin dito ng isang can ng evaporated milk, tapos isang can ng condensed milk, tapos yung ating corn cream. Tapos yung ginawa kong tubig sa ating jelly ay yan yung pangalawang gata na piniga ko. 2 1/2 cup. And then ngayon, una nating ilalagay ang 4 tablespoon na cornstarch. Napakadali lang nitong gawin kasi ihahalo-halo lang natin lahat bago natin siya ilagay sa kawali or lutuin. Ayan, 4 tablespoon na cornstarch. Ang kaibahan lang nito kasi syempre maha pa rin siya. Ang kaibahan lang is konti lang yung ilalagay natin dito na cornstarch kasi maglalagay tayo ng jelly or yung ating gulaman. Yung gulaman naman depende sa inyo, pwedeng unflavored or flavored yung ilagay nyo. Dapat talaga dito is yellow pero wala akong nakita. So, eto ngayon yung gagamitin natin, yung gulaman na buko pandan. Okay din naman yung kulay niya, nagustuhan ko din. So, depende na sa inyo yon kung anong gulaman yung ilalagay nyo. So, napaka-friendly nito sa mga beginner, no, or sa mga nagpa-practice pa lang. Kasi talagang iwas palpak tong recipe na to. Hindi ka mapapalpak kasi pag tapos nito is talagang maganda yung kalalabasan niya. Tapos ilalagay na natin ngayon yung 1 cup na unang piga ng gata. Mix lang natin ng i-mix. Haluin lang natin ng haluin hanggang sa mag-mix lahat ng ingredients niya. Tapos, isusunod natin yung evaporated milk na 1 can. Yung cowbell lang yung inan ko dito, ginamit ko kasi syempre mas mura. And then, pangkain lang naman namin to. Pero itong recipe na to, maganda din to pang negosyo kasi low lang yung costing niya. Mamaya sa description at saka sa last part ng ating video, ilalagay ko lahat yung mga nagastos ko, yung costing at yung pwede nating kitain sa gagawin nating maha corn jelly. So, ayan. I-mix lang natin ng i-mix. Tapos, ang pinaka huli natin ilalagay is yung corn cream. Yun yung pinaka magpapalasa ng ating maha corn jelly. And then, sa mga gusto pala ng mas mababang costing pa, pwedeng i-alternative sa condensed milk ay white sugar. Okay lang din. Depende na sa inyo yon kung gaano katamis yung gusto nyo. Kayo na lang yung mag-estimate. And then, ilagay lang natin lahat. Tapos, i-mix lang natin siya ng i-mix. Ayan. Ayusin natin yung paglalagay. Sayang din yung mga matitira. Pasensya naman sa mga asong maiingay. Ang daming aso dito sa paligid namin. Ayan. Mix lang natin siya ng i-mix. Hanggang sa maging ano na talaga siya yung mixture niya. Pagkatapos nating i-mix ng i-mix ito is ihanda na natin yung ating paglulutuan na kaserola. Yan, mix ko yan ng mix kasi para maging maganda talaga even yung mixture niya. Okay, handa lang natin yung paglulutuan natin. Ayan. Lutuin lang natin ito ng medium heat. I-mix lang natin siya. Wag nating titigilan ng pag-mix para hindi siya mamuo. Ilagay muna natin yung mixture natin. So, after natin mailagay yung lahat ng mixture natin, saka natin siya lagyan ng apoy.
After nating maapuyan siya, medium heat lang. Estimated nito siguro mga 8 to 10 minutes ng pag-mimix niya sa medium heat na apoy ay maluluto na siya. So, ayan. Ayusin na natin. Mix lang natin ng paunti-unti. Slow lang na pag-mimix. Huwag niyong lalakasan yung apoy niyo kasi magbabubbles siya. So, hindi rin maganda. Dapat gentle lang. Gentle! Ayan. So, i-mix lang natin siya ng i-mix. Pagkatapos ay hayaan natin hanggang lumabas na yung konting pagka-thicken, char-thicken ng mixture. So, eto na nga. After 10 minutes na pag-mix ko siya sa medium fire, is eto na yung kinalabasan niya. Medyo thicken na yung, para ba? Thicken na yung kanyang mixture. So, pag ganito na yung mixture niya, kailangan na nitong patayin. And then, ito na, hindi ko na na-video yung paglalagay ko nito. Pero, ito yung kinalabasan ng ating ginawang maha corn jelly. So, super yummy niya, guys. And, as a first timer na gumawa nito, is hindi siya palipat. Napakadali niyang gawin. Napaka-friendly niya sa mga baguhan na gagawa pa lang nito. So, ito nga pala yung costing sa ating ginawang maha corn jelly. Yung price nito guys is based lang dito sa mga tindahan na malalapit sa amin. Mas makakales kayo kung kayo ay bumili sa grocery. So, ito yung price niya. Ang total na nagastos ko, 172. So, ito naman yung mga nagawa ko, 1 tray na malaki. Pwede mong maibenta yun ng 250. And then, 1 medium tray na oval tray na pwede mong ibenta ng 50. So, all in all na kinita, kikita ka ng 128 sa capital mo na 172. So, mas makakales ka pa kapag sa grocery mo nga ito binili. So, thank you so much for watching, guys. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Bye!